Good day mga kids! May masaya tayong activity today. Alam nyo ba na ang gagawin natin sa araw na ito ay isang sining at agham o arts and science? Ibig sabihin, hindi lang kayo matututo, kundi mag-e-enjoy din kayo. Today, we are going to do a storytelling activity. Babasahan kayo ng magagandang kwento na inspired sa tunay na buhay ng isang magaling na tao na masasabi rin nating isang superhero. Exciting, di ba? Ang storytelling o pagkukwento ay isa sa pinakaunang uri ng pagtuturo. Sabi nga nila, it is one of the oldest and purest forms of teaching. Lahat tayo ay kinuwentuhan ng mga magulang, mga guardians at kahit mga kaibigan. Storytelling is part of everyone's childhood. Parte na ito ng ating kabataan. Maging noong mga sanggol pa tayo ay kinukwentuhan na tayo ng mga magulang o kamag-anak natin. Kaya naman perfect bonding moment talaga ito sa pagitan ng bata at ng nagkukwento. Bilang science o agham, maraming benefits ang storytelling sa development ng bata. Sa tuwing binabasahan ng libro ang isang bata, lumalawak at gumagaling ang kanyang language skills. Storytelling also develops our kids' cultural and moral understanding and boosts their memory. Tumatalas ang ating memorya at pangunawa. As an art naman, bukod sa pagbasa ng libro ay maraming uri ng sining ang maaaring gamitin habang nagkukwento. Ito ay para lalong maunawaan ng bata ang binabasa sa kanyang kwento. For example, we can use colorful images, puppets, photos, drawings, and other elements in storytelling. Ang iba naman ay idinadaan sa pag-awit at pagsayaw ang kanilang pagkukwento. Dito rin lumalabas ang pagiging malikhain o creative ng nagkukwento. At the same time, naaaliw at mas madaling maintindihan ng bata ang kinukwento sa kanya. So in today's storytelling session, all of us will surely learn and be entertained at the same time. Ang big book na babasahin sa atin ng mga special storytellers ay may pamagat na Ambassador Antonio Cabangon Chua, a 21st Century Hero. Dito ay ituturo sa atin ang kahalagahan ng sipag, tiyaga at disiplina o the value of hard work and discipline para tayo ay magtagumpay sa buhay. Yan ang naging gabay ng ating hero na si Ambassador Antonio Cabangon Chua, kaya siya naging matagumpay o successful. Ito rin ang advocacy at naging gabay ng kumpanya na itinayo niya, ang Fortune Life Insurance Company, pati na rin ang Maryland Birth International at ng Department of Education. These are the three big institutions that made this event possible that will also help school children like you learn how to read. Dahil sa kanila, kaya tayo may storytelling activity ngayon. Ang galing, di ba? Siguradong super excited na kayo na malaman kung ano ang kwento ng Big Book. Kaya ipakikilala ko na sa inyo ang anak mismo ng nagsulat ng Big Book. Kids, here's the school president of Clayton Learning Center. Our friend, our tita, and also a hero in her own right, Tita D. Cecilia A. Cabangon. Hi mga bata, I'm your Tita Cez, and I'm here to talk about the big book entitled Ambassador Antonio L. Cabangon Chua, the 21st Century Hero. The stories that you will hear from this book are very dear to me, as these are the actual life stories of my late father. The big book was written especially for you kids, from kinder to grade 2, to help you learn the value of hard work and discipline. These guided my father as he led a happy, inspiring, and successful life. So if you want to be successful like him, always bear in mind na ang kahirapan ay hindi hadlang sa pag-abot ng inyong mga pangarap. The values that you will learn from this book will surely guide you in facing life's challenges. We, at Fortune Life Insurance Company, are very grateful to the Department of Education
into your teachers for instilling the value of hard work and discipline early on in the lives of the younger generation, and for choosing our company to be one of their partners in helping the youth embrace these core values. So kids, here are Teacher Arlette and Teacher MC to share with you the inspiring stories of Ambassador L. Cabawan Chua, a 21st century hero. Salamat at maligayang pakikinig. Magandang araw mga bata! Ako si Teacher MC. At ako naman si Teacher Arlette. At nandito kami para basahin ang mga napakagandang kwento mula sa big book na ito na may pamagat na Ambassador Antonio L. Cabawan Chua, a 21st century hero. His inspirational stories. Kaya makinig kayo mabuti mga bata para matutuhan natin ang mga aral mula sa kwento. Pag meron kayong mga tanong mamaya, hintayin niyo matapos ang kwento at magtaas lamang ng kamay. Naiintindihan ba? Opo! Siyempre, kailangan tumahimik at makinig kayo para mas maintindihan ang kwento. Kayo rin mga bata sa bahay at sa mga paaralan, makinig kayong mabuti. Meron akong kwento. Nakikinig ba kayo? Opo! Meron akong kwento. Handa na ba kayo? Opo! Sa ating kwento ngayong araw, ano kaya ang trabaho ni Ambassador Cabawan nung 11 years old pa lang siya? Walaan niyo. Ano kaya yung trabaho niya? Naglilinis po ng mga sapato. Nasa may nakita nila doon sa litrato. May sapatos. Ayan siya, nung 11 years old siya. O, gusto nila ba makinig sa kwento? Opo! Pamagat ng ating kwento ngayong araw ay sinong kayang magbasa nito? Ako pa. Sige nga. Si Tommy, ang batang Limpia Bota. Hangos at tunay na buhay. Yung Limpia Bota, yun yung mga batang naglilinis ng sapatos or shoe shine boy sa English. Limpia Bota, pakiulit nga. Limpia Bota! Hango ito sa tunay na buhay ni Ambassador Cabawan Chua. Heto na mga bata, magbabasa na ako ng kwento. Kung may isang bagay na ninais kong maalala ay ang pagmamahal ng isang anak sa kanyang ina. Sa aking murang kaisipan, ito ang naging gabay ko tungo sa pag-uunlad. Bakit at paano? Ito ang isa sa mga kwento ng buhay ko. Sa paglilinis ng bota at sapatos, na iba ang takbo ng buhay ko. Ako ay 11 taong gulang pa lamang noon. Payat, maliit para sa aking edad. Tanging ang aking inang si Dominga Cabawan na kilala sa tawag na Aling Inga ang kasama ko. Mahal na mahal kita, nanay! May pagmamahal na nasasabi ko. Ikaw ang aking buhay, Tony. Malambing na sagot ng nanay ko. Nakakataba ng puso na marinig ko, mahal na mahal mo ko, anak. Lugtong pa ni nanay. Nang sumiklab ang ikalawang digma ang pandaigdig. Sinunog ng mga sundalong Hapones ang Maynila. Kasamang nasunog ang aming bahay at lahat ng ari-arian namin sa Leverisa. Wala na rin balita sa tatay ko. Kaya dumanas kami ng kahirapan. Nanay, paano na po tayo? Sana po tayo titira? Wala na rin tayong mga damit. Mga damit o, bao na. Naiiyak kong sinabi kay nanay. May awa ang Diyos anak, hindi nga tayo pababayaan. Manalig ka lamang at makahahanap din tayo ng matitirhan. May natiyak ang sagot ni nanay. Ito ang masasabi ko. Ang panalangin at pananalig sa Diyos ang pinakamabisang paraan upang malutas ang mga problema. Naniniwala ba kayong ganun? Ah! Lahat ng problema, may solusyon? Pansamantala kaming nakitira sa bahay ni Aling Turing Santiago, kaibigan ni nanay sa Mandaluyong Rizal. Pasensya na kayo, maliit lang ang bahay namin. Subalit, maaari kayo tumuloy dito. Sabi ni Aling Turing, tunay kang kaibigan, Turing. Maraming salamat sa kabutihan ng loob ninyo sa amin. Kasiyahan sa loob ni nanay.
may kasalihan tayo na ang tunay na kaibigan ay handang tumulong sa oras ng pangangailangan. Tunay ngang kaibigan si Aling Turing ng nanay ko. BFF, bestie. Kinabukasan, maagang naglakad si nanay mula Montaluyong hanggang sa Angono. Pinagpalit ni nanay ang kanyang Mickey Mouse money. Alam niyo ba yung Mickey Mouse money? Hindi nakadala sa Mickey Mouse money si teacher, pero yun yung mga pera. Yun ang tawag sa pera ng mga hapon noong araw. At ipinagpalit ng nanay ang Mickey Mouse money ng daing na isda. Pinalap po niya sa aming lugar sa Mandaluyong. Ito ang naging paraan ni nanay para pumita. Daing! Daing! Daing kayo riyan! Bili-bili kayo ng daing! Gusto mo bumili? O ito! Akin na yung Mickey Mouse money mo! Nang kumita na si nanay sa pagtitinda ng daing, lumipat na kami sa isang paupahang silid sa Barrio Vergara sa tabi ng Ilog, Pasig. Maliban sa daing, nagtinda na rin siya ng bukayo. Nanay, tulungan ko na po kayo. Ako na po ang magkatayod ng inyo. Sabi ko kay nanay, kayo dito, kayo doon. Sabay niyan niyo nga ako. Kayo dito, kayo doon. Kayo dito, kayo doon. Doon. Salamat, Tony. Malaking tulong yan sa akin. Masayang sagot ni nanay. Isang araw, nang umuwi ako sa bahay, nakita ko ang isang lutong isda sa mesa. Naisip kong itinira ito ni nanay para sa akin. Dahil sa gutom, dali-dali ko itong kinain. Talagang mahal ako ni nanay. Tuwang-tuwa akong sinabi sa aking sarili. Oh, mga apo, nakita niyo ba yung aking ano? Rinitong isda doon sa lamesa. Nakita niyo? Kapa! Kinain niyo ba? Bakit nawawala? Ha? Bakit nawawala? Nasaan na? Sino kumain ng isda ko? Ano na lang, natakot ko nang hinanap ng kapit, kwarto, isda. Halika nga, Tony! Bakit mo kinain ng isda? Uli-uli, magtatanong ka muna bago mo kunin ang anumang bagay. Galit na sabi ni nanay, habang pinabalo ako. Aray! Aray! Opo, nanay. Hindi ko na po uulitin. Paiyak na pala ako. Pasensya na po kayo sa pagkakamali ng aking anak. Nahihiyang sa akin ni nanay. Alam kong mahal na mahal ako ni nanay. Napalo ako dahil sa galit, kahihiyan, at awa sa akin. Kaya nag-isip ako ng ibang paraan upang kumita at makatulong kay nanay. Pumila ako sa Camp Murphy. Matyaga akong hinintay ang mga sundalong Amerikano na namimigay ng pagkain. Ah, alam ko na. May naisip akong paraan. Higit ko matutulungan si nanay, sabi ko sa aking sarili. Pag-uwi ko ng bahay, dali-dali ako naghanap ng mga pirapirasong kahoy. Hinanap ko rin si Mang Meter, kapit-kwarto namin na tinawag kong Tio Meter. Magandang hapon po, Tio Meter! Maari niyo po ba akong tulungan? Pakiusap ko sa kanya. Oo naman, Tony. Ano bang may tutulong ko sa'yo? Tanong ni Tio Meter. Pakigawa niyo po ako ng maliit na kahon. Lalagyan ko po ng panlinis ng bota at sapatos. Sagot ko. Ganun na lamang ang tuwa ko na magawa ni Tio Meter ang kahon. Nilagyan pa niya ng hawakan. Maraming salamat po, Tio Meter. Malaking tulong po ito sa akin. Sana kumita ako para kay nanay. Tuwang-tuwang pasasalamat ko kay Tio Meter. Tuwing hapon, paglabas ko sa mababang paaralan ng namayan, naglalakad ako ng nakayapak papunta sa Camp Murphy sa Highway 54 o ang Epifanio de los Santos Avenue. At sa ngayon, Chushay! Chushay! Chushay, Joe! Chushay! Sabi ko sa mga sundalong Amerikano, Hey boy! Come and clean my boots!
ang tawag ng isang sundalo sa akin. Masaya akong lumapit at nilinis ko ang kanyang bota. Linis dito, linis doon. Linis dito, linis doon. Sabayan niyo nga ako. Linis dito, linis doon. Linis dito, linis doon. Ang gagaling niyo. Wow, my boots are clean and shiny. Good work, boy. Till we meet again. Ang sabi ng sundalo. Thank you too. See you again. Ang sagot ko. Here, this is for you, a tip. Sabi ng sundalo habang inaabot ang pera. Thank you very much. Ang masayang sagot ko. Masaya ako naglakad pa uwi sa Mandaluyong habang binibilang ko ang aking kinita. Ang dami kong pera. Mahirap man ang gawain. Tunay na kasiyahan ang nadama ko. Ganun pala, pag pinaghirapan ang perang kinita. Totoo kapag may hirap at syaga, may ginhawa. Ngunit, may mga sundalong Amerikano na hindi maganda ang ugali. Minsan, habang naglilinis ako ng sapatos ng isang sundalo, nakita kong kumakain siya ng peras. Dahil sa aking gutom, panay ang sulyat ko sa peras. Initial doubt. Hey! Poor boy! Like this? Ang nakatutoy ang tanong ng sundalo, hindi ako kumibo at ipinatuloy ko ang aking ginagawa. Biglang hinagis ng sundalo ang pera sa lupa. You like that hair, don't you? Go get it now! Kasi buong naubos ang sundalo, hindi pa rin ako natinag, kaya lalong nagalit ang sundalo. Bigla niya ako sinipa. At nagpagulong-gulong ako sa lupa. Pumapag na lang ako, papunta sa ilalim ng isang truck. Kasi umuulan din noon. Noon ako ang sumilong hanggang tumila ang ulan. Aray! Sa upang sabit po! May gasgas pala ako sa mga braso at tuhod ko. Iiyak kong sinabi. Ano masasabi niyo sa sundalong Amerikano? Bad po. Bakit? Bakit bad? Sinipa ko sa akin ano po yung pera. Sinapon ko sa dumi po. Kung ikaw si Tony, anong gagawin mo sa akin? Iiyak ka rin? Hindi po mag-give up po. Ah, hindi mag-give up? Tignan natin kung pareho ka ni Tony, ha? Hindi na ako muling paaapi. Walang maaaring tumapak sa pagkatao ko. Babangon ako sa kahirapan. Sa sandaling iyon, parang nakikita ko pagpapahalaga ng nanay ko sa kanyang pagkatao at dignidad. Kaya kahit nagugutom, hindi ko pinulot yung peras. Hindi ko na papayagang masipa pang muli at maapi. Gagawin ko ang lahat upang magtagumpay. Sabi ko sa aking sarili, iaahon ko ang pinakamamahal kong nanay sa kahirapan. Ang aking pangako. Nang magbinata na si Ambassador Cabango Chua, tingnan nyo. Ito ang sabi niya. Dahil sa pangyayaring ito, ako, si Antonio Lim Cabango Chua, ay lalong nagsikap. Naghanap ako ng iba pang marangal na paraan upang kumita. Ang labis kong pagmamahal sa aking inang si Dominga Cabangon ang naging daan upang makamit ko ang aking pangarap at kumulad. At tignan niyo yan. Ang lumang shoebox na yan ang pinakamahalagang bagay sa akin. May pagmamalaking itinuro ko sa lahat. At dyan nagtatapos ang ating kwentong may pamagat na si Tony ang batang limpia bota na hango sa tunay na buhay ni Ambassador Cabangon. Handa na ba kayo? Apo! So ang ikalawang kwento ay pinamagatang Tony, ang batang negosyante. So matapos ang digmaan, nanirahan kami ng aking ina sa isang entresuelo o silong ng bahay sa Barrio Vergara sa Mandaluyong. Masipag at masinop si nanay. Naglakwa siya ng daing na isda, nagtinda rin siya ng bukayo na siya mismo ang gumagawa. Upang makatulong kay nanay,
ako ay nagkakayod ng yog na gagawing bukayo. Nagpatuloy pa rin ako sa paglilimpia bota, lalo na pag walang pasok sa paaralan. Kailangan ko pa rin maglinis ang sapatos upang may dagdag kita. Ayokong makitang labis ang nahihirapan si nanay. Maaga akong gumigising. Bago pumasok sa paaralan, naglalako ako ng dyaryo at babasahin sa bahay-bahay at maging sa lansangan. Dyaryo! Balita! Bili na kayo! Liwayway! Bili na kayo! Ang malakas kong sigaw. Habang naghihintay na makabibili ng dyaryo, nagbabasa ako ng Liwayway magazine. Tinuruan ako ni nanay ng abakada at nakatulong ito upang ako ay matutong bumasa ng mabilis. Natatapos kong basahin ang isang kwento sa Liwayway sa loob lamang ng isang oras. Ang bika ko na may pagmamalaki. Isang araw, na umuwi ako ng bahay, hindi ko dinatnan si nanay. Hindi ko siya makita kahit saan. Saan kaya nagpunta si nanay? Manggagabi na, ngunit wala pa siya sa bahay. May pag-alalang wika ko. Dumating ang isang lalaki at sinabi niya sa akin, pinapunta ko dito ni Pedro with Yuko, isang pinsa ng nanay mo. Nasaan po si nanay? May nangyari po ba sa kanya? Dinala sa ospital ng tiyo Pedro mo, humutok ang appendix at nalaso ng dugo niya. Sumugod ako sa ospital, nakita kong walang malay at nakahiga ang aking ina. Nanay, nanay! Ano pong nangyari sa inyo? Umiiyak na wika ko. Pagkatapos ay tinanong ko ang doktor, bakit ayaw po sumagot ni nanay? Gagaling po ba siya? Oo naman. Kailangan ng nanay mo ang mahabang pahinga kakatapos lang niya ng kanyang operasyon na pumutok ng appendix at nagkaroon ng pagkalaso ng dugo. 6 na buwan siya ang mananatili dito sa pagamutan. Yan ang paliwanag ng doktor. Araw-araw pagkatapos ng klase, dinadalaw po ang aking ina. Nang pumuti-puti ang kalagayan niya, dinadalhan ko siya ng pagkain, ako ang nagluluto. Nanay, dinalahan ko po kayo ng nilagang tulya at bawang at inihaw na kanduli. Naglugaw din ako, ang sabi ko. Salamat anak, napakabuti mo, sabi ni nanay. Basta nanay, magpagaling lang kayo agad. Sinusubuan ko pa si nanay upang makakain. Para makatipid sa pamasahe, sumasakay ako sa bangka na naghahatid ng pasahero patungo Makati. Ang bayad dito ay 5 sentimo. Maaari po bang tumulong ako sa pagsasagwa ng bangka papunta sa Makati? Ang pakiusap ko sa may-ari ng bangka. Sige, at libre ka na sa pamasahe, sabi ng bangkero. Maraming salamat po! Walang anuman, sagot ng bangkero. Pagdating sa Makati, nilalakad ko ang kahabaan ng Calen J. Perizal hanggang makarating ako sa istasyon ng bus patungo Santa Cruz. 10 sentimo naman ang pamasahe dito. Sumasakay ako ng bus at sumasabay sa isang matanda upang isipin ng konduktor na kasama ako nito para libre rin ang pamasahe ko sa bus. Pagbaba ng Zurbaran, naglalakad naman ako patungong ospital na dala ang pagkain inihanda ko para kay nanay. Ginawa ko ito ng walang palya sa loob ng 6 na buwan. Habang nasa pamagpagamutan ng aking ina, mag-isa kong sinusuportahan ng aking sarili. Patuloy akong naglilimpia bota, nagtitinja ng dyaryo, at nangunguha ng mga putol-putol na kahoy na naanod ng ilong upang itinda bilang panggatong. Mababayaran ko na ang renta ng tinitigilan naming entresuelo. Hindi na ito kailangang problemahin ni nanay. Malaki rin ang natulong ng ilong na malapit sa tinitirhan namin. Dito ako nang huli ng isda tulad ng biya, kanduli at langaray. Dito rin ako nangunguha ng tulya. Marami akong huli ngayon. Tiyak na malaki ang kikitain ko. Lilinisin at gagawin kong daing ang ibang isda. Marami ang naghahanap ng daing ngayon. Ang natutuwa kong sabi sa aking sarili. Nagtinda rin ako ng popsicle. Sa isang pagawaan sa sampalok ako kumukuha ng popsicle. Sa luneta naman ako, karamihan naglalak ko dito. Sino mahilig kumain ng popsicle? Alam niyo ba kung ano yung popsicle? Ano yun? Yung parang ice cream, kaya siya po nasa stick. Tama, ice cream na nasa stick. Ayan yung hawak niya. Popsicle! Bili na kayo ng popsicle! Ang malakas kong sigaw. Itay! Inay! Gusto ko ng popsicle! Sabi ng isang bata. Kami rin po, ibili ninyo rin po kami ng popsicle. Ang sabi naman ng 2 bata pa sa kanilang tatay.
Magkano ang isang popsicle? Tanong ng tatay. 5 sentibo lang po, ang sagot ko. Mahal na mahal ko ang aking ina. Siya lamang ang aking tanging yaman. Kaya nang siya ay magkasakit at ma-ospital, ginawa ko ang lahat upang suportahan siya. Ginawa ko ang lahat na maaari kong gawin upang kumita ng pera. Pagkaraan ng 6 na buwan, nakalabas na ng ospital si nanay. Tuwang-tuwa ako. May magandang balita po ako sa inyo, nanay. Inilipat po ako ng aking guro sa grade 2. Kaya, hindi ko na kailangan tapusin ang grade 1, ang sabi ko. Niyakap ako ng mahigpit ni nanay. Ipinagmamalaki kita, anak. Sa matagal kong pagkakasakit, ikaw na ang gumanap ng aking tungkulin dito sa bahay. Hindi mo ako binigyan ng pagkakataong mag-alala tungkol sa pambili ng pagkain at iba pang pangangailangan. Pati pambayad ng upa sa bahay, sinagot mo rin. Higit sa lahat, pinagbuti mo pa ang iyong pag-aaral. Salamat sa iyo, anak, sabi ni nanay. Mahal kita, nanay. Gagawin ko ang lahat para sa iyo, ang sabi ko sa kanya. Natapos ang kwento ni Ambassador, kabangon Chua sa kanyang mga apo, kaya sinabi niya na labis na natuwa ang kanyang mga apo sa kwento ng kanyang buhay. Hindi sila makapaniwala na nagawa niyang pasukin ng iba't ibang trabaho nung bata pa siya. Sabi ng mga apo niya, kahanga-hanga po kayo, Lolo Tony, sa inyong ginawa. Sabi ng iba pa, oo nga po, Lolo, magtinggal lang ng pahayagan at ibang babasahin ay mahirap na, lalo pa manghuli ng isda sa ilog para may makain at may mailako, ang sabi ng kanyang mga apo. At higit sa lahat, ang nais kong tandaan ninyo na nagawa ko ang lahat dahil sa pagmamahal ko sa aking ina. Nagsikap ako sa aking pag-aaral para mabigyan siya ng maging hawang buhay, ang dagdag pa nito. Tandaan niyo mga apo ko, gusto ko na ang higit ninyong maalala tungkol sa akin ay ang pagmamahal ng isang anak sa kanyang ina. At diyan nagtatapos ang pangalawang kwento mula sa big book na ito. Nagustuhan niyo ba ang mga kwento? Apa! Ano ang paborito niyong parte o bahagi ng kwento? Gusto ko po magtinda ng popsicles para pang-ipon ng pera. Ah, bakit mo gusto mag-ipon ng pera? Kasi po para pang-birthday. Ah, ang bait naman ng batang to. Tutulungan mo si nanay maghanda sa birthday mo? Apa. Okay. Nung nasabog ang appendix niya. Ah, nang pumutok yung appendix ng nanay. Bakit yun ang paborito mong bahagi? Kasi naaawa po ako. Ah, buti na lang gumaling si nanay, no? Okay. O kayo naman, mga bata. Siguradong nagustuhan ninyo ang napakagandang kwento ni Teacher Arlen. May mga katanungan ba kayo bago tayo magpatuloy? Bakit gusto niya po mag-ipon ng pera? Bakit nga ba gusto mag-ipon ng maraming pera ni Tony nung bata pa siya? Kaya magka-ipon po sila ng pera kahit sa pambili nila po ng mga kailangan po nila. Tama. So yung pambili ng pagkain, pangbayad ng bahay, at saka ng pambili ng iba pang pangangailangan, ayaw na niyang isipin ng nanay niya yon. Kaya gusto niya mag-ipon ng maraming pera. At alam niyo, gusto niya pang gawin, pag siya'y malaki na, maiahon niya ang kanyang pamilya sa kahirapan. Gusto niyang guminhawa ang kanilang buhay. Oh, kayo naman, may mga tanong rin ba kayo tungkol sa kwento? Maaari niyong itanong ang inyong mga magulang o yung mga guardian na nasa tabi ninyo. Ako naman ang magtatanong, Teacher Amsie. Okay, tingnan natin kung sino makakasagot nito. Naaalala niyo pa ba kung ano yung mga ginawa ni Tony nung siya ay bata pa upang kumita ng pera? Teacher, taas ang kamay. Kagin, magbigay ng isa. Ano yung ginawa niya? Naglinis po ng bota at sapatos. Tama! Alexander. Kumuha ng isda sa ilog. At tininda niya ito. Meron pa, ano pa? Dalawa pa. Nagtinda po siya ng popsicle. Good. At ano pa yung ginawa niyang huli? Naganda po ng newspaper.
nagbenta ng newspaper at tumulong din siya sa tindahan o maliit na tindahan ni nanay. Tama ba? Oo! Ang galing ng mga batang ito, Teacher Amsi. Oo nga, napakahusay nila. Magaling! Yan ang kagandahan ng pakikinig sa mga kwento o storytelling. Marami tayong mga aral na natututuhan. Yan ang magic ng storytelling. At sa ating pagtatapos, sana ay maalala ninyo ang kahalagahan ng hard work, discipline, at savings para sa paglaki ninyo, kayo ay maging masaya, matagumpay, at maging mabuting mamamayan. Katulad ng mahal nating hero na si Ambassador Antonio Cabangon Chua, kayo naman ang magiging inspirasyon ng iba. Kaya, magbasa lang na magbasa at makinig lang na makinig sa mga magagandang kwentong katulad nito. Upang mas tumalino, mas gumaling, at mas humusay sa pag-intindi sa kwento. Be good, read more, and stay safe! Paalam! 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 Paalam!